Hello guys, magandang araw sa inyo. Meron akong ituturo kung paano mag reading itong tester. Ang ituturo ko dito ay yung ohms meter scale, paano mag count nyan. So bago ko ituro yun, ipapaliwanag ko muna yung mga parts, kung ano-ano mga pangalan nito. Una guys, itong hawak ko, test proof, yung black and white na yan. Positive, negative. Positive, negative. At yung matulis naman guys, test pins yan. At ito guys, ang tawag naman dito sa selector na to, range selector knob. At ito naman guys, ang tawag dito, 0 ohms adjuster. Bago kayo mag-start guys, i-calibrate nyo muna yung pointer na yan. So ang tawag pala nyan guys, yung nag-ano na yan na arrow, pointer yan, pointer. Ano ba, sa ohms kayo. Yan. Calibrate nyo muna. Yan. Hold nyo yan, tapos adjust nyo yung ohms adjuster. So, kailangan nakatutok sa zero. Yan, guys. Yan. Yan. Zero na. So, pwede na kayo magsimula. Yan. Ngayon guys, ito naman guys, ito, ang tawag dito, proper pointer position. Kinakalibrate din yung sa kaliwa, yung kaliwa na si may zero. Kung maghalimbawa, mag-reading kayo ng DC at saka AC, kailangan nyo i-calibrate mo muna yan. Halimbawa, hindi sentro. So, kailangan i-adjust natin. Yan. Ayan, napapansin nyo guys. Yan o, gumagalaw. Kailangan sentro yung pointer. Yan. So, kasi pag hindi yan sentro, hindi nyo makukuha yung tamang nire-reading nyo sa components. So, kailangan naka-calibrate siya. Yun ang tamang paggamit ng tester guys. So ang tawag naman dyan guys sa mga guhit-guhit na yan, parang ano na yan, scale yan, tawag dyan yan guys. So magsisimula na tayo guys dun sa pag-reading ng ohms meter scales. Yan. Hello guys, nandito na tayo ngayon sa chart ng multi-tester. So, bago ang lahat guys, ganito lang, ganito yung division natin. Yan. 0, major division. 0 to 2 to 10. 10 to 20, 20 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 500, 500 to 1,000, 1,000 to 2,000. Yun yung major division. Minor division, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 20, 50, 100, 500, 1,000. Itong ohms sign o omega, dito tayo magsisimula from left, from kanan to kaliwa, major division at minor division. Itong major division, yun yung malalaking value, ganito to 1 to 5 to 20 hanggang 2,000. Yan, yun yung value niya.
yung minor division, yun yung value na maliliit na may guit-guit na yan. Ayan. Hanggang sa lumaki. Ayan, guit-guit na yan. Minor division tawag dyan. So, guys, simulan na natin magbilang. Magbasa paano mag reading 0 2, ang value niya is 0.2. ito yon guys, from 0 hanggang 2 yung major division. So minor division naman, ang count ng major division is 0.2. Halimbawa, from 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. So, hanggang dyan lang siya, guys. Yung bilang ng 0.2. Dito naman tayo sa 2 hanggang 100. Ang value niya is 0.5. From 2, 2.5. 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 5.6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10. So, from 10 naman to 120, ang minor division, 1 value. From 10, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, from 20 hanggang 50, magbabago ulit siya. 20 to 50, ang minor division is 2. 2 value. From 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 32, 36, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. So from 50 to 100, 5 value division ang count ng from 50. From 50 to 100, bilang niya 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. Then from 100 to 200, ang bilang is 20 value division. Ayan, 100 120 140 160, 180, 200. So from 200 to 300, ang bilang naman value division is 50. 250 to 300. From 300 to 500, ang bilang naman is 100. 100, 300, 400, 500. From 500 naman to 1,000, ang bilang niya is 500, minor division value. 500, 1,000. From 1,000, ang bilang niya, from 1,000 to 2,000, bilang niya is 1,000. 1,000, 2,000. Yun guys, hanggang infinite. Yun guys yung bilang niya sa major division and minor division sa scale. So yun guys, yun yung bilang na yan ay times 1. So sa range naman tayo guys. Yung binilang ko kanina, times 1 yun. Times 1. So, imumultiply
nyo guys, halimbawa, times 1 tayo kanina, ang bilang natin is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Times 10 naman tayo. So, i-multiply nyo yan. Halimbawa, ang bilang naman yan is, yung 0.2 mo ay magiging 2. Alisin nyo yung point. Magiging 2 na siya. Halimbawa, times 0.2 times 10. 10 is 2. So, ang count ng value niyan is 2. Halimbawa, from 0, 2, 4, 6, 8, 10. So, yung 1 mo is magiging 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, dito naman, di ba, 0.5. Times mo lang yan, guys. 0.5 times 10. So, 5. Na, so, 5 na ang bilang. But, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yun guys, yun ang pagbibilang hanggang infinite. Infinite. 100 times 100 naman tayo guys sa range. Times mo lang ganun din guys ang bilang. Alam mo, 100 times 0.2. Times 100.2. 20. So ang bilang niyan guys, 20. Diba? From 0, 20, 40, 60, 80, 100. Magiging 100 na yung 1. 120, 140, 160, 180, 200. So, dito naman, diba 5? So, magiging 50 ang value. Yun yan. So, 100 times 0.5. It equal to 50. Yun guys. So, from 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1,000. Ganun lang guys yung pagbibilang hanggang dito sa 10,000 range. I-multiply nyo lang yung guys. Kung hindi nyo kaya mag-calculator na lang kayo muna para makuha nyo yung tamang reading ng ating components. Halimbawa, nag-select ako ng times 10. Yung pointer ko tumutok sa 20. Dito, 20. So, i-times mo lang yung guys. 20 times 10 equal 200. Ganun guys. Ganun lang kasimple. Diba? 100. Dito tumutok sa ano? Sa 100 yung pointer, pero naka-range ako ng 10. Tatimes mo rin yan. Wow, 100 times 10 equals 1,000. Yun yung value niya. Yun yung rating mo, 1,000. Ganun guys yung pagbasa ng ohms meter scale. Ohmmeter, tawag din. Yun guys, salamat. Maraming salamat. Sana makatulong po sa inyo guys. Isusunod ko ito sa itong DCB at ECB. Sana makatulong to sa inyo. Maraming salamat. At pakisubscribe nyo na para updated kayo sa mga videos ko.